O mga kautak, alam nyo na ba itong gawin? Kung makikita nyo dito sa mga remarks ko, ayan, yung mga due date, ayan, may mga remarks at may mga kulay kada remarks. Kapag overdue, nag-red, nag-blue, pag hindi pa overdue at pag today is naka-green. And kung napapansin nyo, is simpleng formula lang yung nilagay ko dyan. Ayan o, today minus yung due date. At hindi to conditional formatting ha. Kung makikita nyo, click ko tong conditional formatting. Click natin ngayon yung manage rule kung meron ako nilagay na conditional formatting. Boom! Wala. So, hindi to conditional formatting. So, kung di nyo pa alam tong gawin, turo ko sa inyo. Let's go! Ayan, game! Una natin gagawin, mga kautak, is maglalagay tayo dito ng maiksing formula para mag-auto-calculate kada araw yung difference, no? Yung pagitan ng araw doon sa due date, no? Para araw-araw automatic magka-calculate. So, maiksi lang. Lalagay nyo lang is equal today, ayan, open and close parenthesis, and then minus sign, tapos click nyo na dito sa cell kung nasaan yung due date. And then, click nyo yung enter, and then ganyan. So, pag ganito pa yung format nyo, ang gagawin nyo lang, change nyo lang sa format dito, sa number. Ayan, click nyo tong number. So, ayan, mag-auto-calculate na yan. So, copy ko na lang ito pababa. Ayan, and then, ayan, mag-auto-calculate. So, kung nakikita nyo, is puro numbers lang yung nandito pa dito after natin ng formula. So, ang next natin gagawin is lalagyan natin ito ng formatting or i-customize natin yung format ng cell. At para gawin yon mga kautak, ang gagawin nyo lang is click nyo lang sa keyboard yung Control 1. So, lalabas ngayon itong format cells na window. Sunod nyong gagawin is click nyo itong custom. Ayan, dito sa custom sa baba. Then, after that, click nyo tong ito, itong box na to. Ayan, ayan. Ayan, click nyo and then i-delete nyo yan. After nating ma-delete mga kautak, ang next nating gagawin is itatype na ito or ilalagay nyo na ito dito sa box na ito. Una is yung ganito, yung parang box na parenthesis. Ayan. And then, after that, ilalagay nyo yung kulay na gusto nyo, no? So, sa akin, ang lalagay ko is red. Kasi, ang tandaan nyo, ang unang kulay dito, ito yung magiging kulay kapag yung number nyo dito is positive. Red yung pinili ko kasi yung positive dito, ibig sabihin nun overdue. For example, itong unang item natin, tingnan nyo, 274 yung naging output niya sa today less due date, which yung due date is June 2022, 2023. Ibig sabihin, mas malaki yung today kaysa doon sa due date, no? Kaya naging positive 274 na yan. Ibig sabihin, 274 days na siyang overdue. Kaya, mas maganda dito ilagay yung red. So, after that is yung close na yan, close na bracket na yan, and then, eto, ayan, ayan, sharp. And then, after that, comma, and then, open quotation, tapos ilalagay nyo na dito yung words or text na gusto nyong maging karugtong nung mga output dito. For example, ito, 200 pag overdue siya. So, lalagay ko dito, days overdue, para nakalagay na 274 days overdue, tapos mamumula siya para maangas tignan. After that, no, close quotation, and then semicolon. Ay, semicolon, ganyan. And then next naman, yung bracket naman na box, ayan, ulit. And then yung next yung ilalagay is yung kapag ang naging output dito is negative. Ibig sabihin, mas malaki or mas mataas yung due date kaysa dun sa today. Now, for example, itong sumunod na item natin na to, negative 40. May 1, 2024 pa yung due date. Ibig sabihin, hindi pa siya due date, no? Mas malaki ng 40 days yung May 1, 2024
kaysa sa today, no? Kaya ang pipiliin nyo dito is mas maganda yung may lighter color, no? Ibig sabihin, for example, lalagay ko dito is green or blue, no? Pwede yung blue. Ayan, blue. And then, close, ganun lang din ulit. Ayan. Ganyan, ganito lang din. And then, sharp or number sign. Ayan, kung anong tawag nyo dyan. And then, after that, yung open quotation na ulit. And then, kung anong gusto nyong wordings or text after that, no? So, sa akin, lalagay ko siguro remaining days or, lagay na nga, days before due. Ayan. And then, close quotation. And then, yung semicolon ulit. Then, after that, dito na ulit, lalagay nyo na ulit yung bracket na yan. And then, ang next kulay na dito is kapag output is zero, no? Zero, ibig sabihin, yung due date is today. Kung ano yung mismong araw na yun. For example, ito, zero. Kita nyo to? Zero. So, ang ano dito is March 22, 2024. So, today siya. So, kaya naging output dito is zero. So, magandang lagay siguro dito since blue na to and then red. So, siguro green. Ayan, green. Ayan. Ay, sorry. Tama ba? Ayan, green. And then, close bracket. And then, ganito ulit. And then, quotation. And then, lagay nyo lang ulit kung ano yung wordings. For example, today. Ayan. Ngayon na lang, today. Ayan. And then, after that, okay na yan. Pwede nyo nang i-click yung okay dito. And then, boom. Kung makikita nyo, nagkaroon na ng days overdue itong item natin dito o yung output natin dito. Dito, hindi pa nagkaroon. Pwede nyo na lang i-copy yan. Ayan, pababa. Para lahat is magkaroon na. O, diba? Napakaangas at napakasimple lang gawin. Sana makatulong sa inyo. Use your brain. Maraming salamat. For more tips and tutorial, please follow me on Facebook and subscribe on my YouTube channel. And don't forget to like, comment, and share this video for more.